Honeys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Maren Aligino. So for today's vlog, pag-uusapan natin ang second time ko na pagpa-medical examination bilang isang crew cabin dito sa cruise ship. So kung gusto niyo itong malaman, di panoorin niyo to. So mag-start na tayong pag-usapan to. So, kung gusto niyo ito mapanood kung paano ito ginawa na medical exam, don't forget first to like and subscribe this channel. So, eto na, pag-uusapan na natin to. So, eto na yun. Yung una, pag-uusapan natin, syempre pupunta ka sa, bibigyan ka ng referral ng agency nyo na dito ka pupunta kung saan itong medicalan mo, yung sa amin kasi yung Sagrada sa Philippines, Sagrada siya, pwede, doon kami nagpa-medical. Una, pagpasok mo sa kanila, syempre maghihintay ka, pumunta ako doon sa Sagrada around 7 a.m. pero nagbubukas sila 8 a.m. pero ang aga ko doon kasi nga gusto ko mauna ako agad para matapos agad kasi isang araw lang natatapos agad yung medical doon at kinabukasan makukuha mo na agad yung results. So maganda talaga doon, mabilis yung action nila. So di ba syempre mapunta ka nga doon na magpa-medical ka, unang walang laman yung chan mo, as in walang laman, wala kang kinain kasi nga may tinatawag doon, nakalimutan ko kung anong tawag doon, wala kang tinake na pagkain kahit ano, so wala, so ayun, tayo mo walang naman. So pasok ka doon, pagpasok mo doon syempre bibigyan ka ng yung referral na sinasabi, yun may ng pangalan mo, maglalagay ka ng pangalan mo doon. So syempre yung agency mo nga ibigay mo yan sa reception. Pag nabigay mo na yan sa reception, pakatapos niyan, pag napila pa na yan, tapos na, magbigay ka pa ng ID mo, magpa-picture ka pa, kung ano pang gagawin doon sa reception na yan, pakatapos na, pupunta ka na kay cashier, pakatapos kay cashier, mag-ano ka na, magbabayad ka na ng para kung magkano yung lahat ng gagawin mo doon. So, pagkatapos nun, aakyat ka na, sasabihin niya na pumunta ka na sa ano, kung nasa ang floor man yun. So, ang susunod nun, pupunta ka na doon, kukuha lang ka ng dugo. Yung dugo na yun. Pagkatapos mo kuhaan ka ng dugo, mag-wait ka na naman doon. Siyempre, bago kuha ng dugo, may mga sasagutin ka rin doon na about sa menstruation cycle mo. So, kailangan ganito, ganyan. Pagkatapos naman yan, pagkatapos mo nun, maghihintay ka ng result, makukuha mo siya agad, ang bilis lang. Siyempre, yung sa ihi mo din, check nga yung sa ihi mo, tsaka yung sa pupo mo din. Siyempre, yung pupo, dala mo na talaga yun. Sa amin, dala na yun eh. Pero yung ihi, dun ka talaga iihi kasi gusto nilang ma-check. And pagkatapos mo doon, papapuntahin ka na kay X-ray, itong lahat, itong labas, kaltawan mo, aalisin mo itong bra mo, yun. Pero may iba pasuot naman na parang cloth siya na, hindi ka lang tawag doon, pero pasuot niya lang sa'yo. Tapos, magaganyan ka sa harap. Okay lang yung quiet, mas ma-okay na magwala kang dip-dip. Pagkatapos, ang bilis lang din naman nun. Pagkatapos nang gagawin mo na yun, pag nagawa mo na, balik ka na naman doon, tapos sasabihin na naman na, eto naman yung gagawin mo. Pupunta ka na naman doon sa hearing, yung hearing yung tenga, yung pagrinig mo sa tenga, mataas mo yung sa mong kamay, ito pagrinig mo, taas mo, maraming beses na may pinaparinig sa tenga mo kung gaano kaganda yung pandinig mo pa. So, pagkatapos yan, yung mata mo, check pa rin yung mata mo, at higit sa lahat, yung P ba yun? Yung pang chine-check pa dito yung abdomen mo. Yung abdomen chine-check talaga nila. Pero ako noon, nahirapan ako noon kasi walang laman na tubig yung katawan ko. As in, kasi tamad ako. As in, nahirapan ako. Pinainom ako ng maraming tubig. Tapos ihinga talaga ako. Tapos inihi ko lang talaga siya. Tapos uminom ako. Tapos kasi naman, ang tagal ng time na yun. Ang tagal ni doctor. Kaya, nilabas ko na lang, inihi ko siya, dumating na si doctor, tapos ngayon na, start ulit, tapos nagalit si doctor kasi nga wala talaga naman, hindi makita yun sa loob na, kasi dapat pala, pag chinek mo sa abdomen, dapat meron lamang tubig, tapos yun na, pagkatapos naman nun, yun sa ngipin naman, dapat wala ka dyang,
sira-sira. Ngayon kasi, dapat kasi kapag nagtrabaho ka, dapat fit to work ka talaga. Kaya chine-check nila lahat yan. As in. Tapos, pagkatapos nun, meron pang mga exam. Yun, ano ba ang tawag doon? Nakalimutan. O, yung pag... Eh, parang ganun ba yun? Sorry ko ba yun? Basta, kung ako kasi hindi ako pinagawa nun. Kasi nga, valid pa yung ano ko, yung dati ko. Kaya hindi pa... Pero ngayon, pag uwi ko, pagka finish contract ko nito, gagawa na ako nun. Yung parang... Sorry. Hindi ko na alam naman tawag doon. P. Ano nga ba ang tawag dun? Tapos ganun, pag natapos mo na yung lahat, kinabukasan, makukuha mo na agad yung result. Ganun lang kadali doon sa Sagrada. Tapos, syempre, pag nagawa mo na doon, success ka na. O, lalo na kapag nag-check na kayo doon na pasado ka. Yung walang problema sa katawan mo, hindi ka napahabalikin pa ng doktor na balik ka dito, kailangan bumili ng gamot na ganyan. Ako nang time na yun, wala akong ganun. As in, pero nung unang kontrata ko, meron yung pinabili ako kasi mataas yung cholesterol ko. Pero nung second contract ko, iniwasan ko na kasi yung mga mamantika. Talaga namang wala akong ginastos. As in, mabilisan. Kahit sa ngipin, wala din akong ginastos. Pero, itong ngipin ko, di ba? Ang pangit-pangit niya, di ba? Ito, ang pangit to. Pero, ang importante kasi, pangit yan, pero wala kang itim-itim sa ngipin mo. O, ano ba? Okay yan sana. Pero kapag may nakita na parang papastahan yun, dapat gumastos ka para pastahan yon. Tapos, ako wala, kaya wala akong ginastos. Tapos, ako talaga, plano ko din talaga magpa-braces, kaya lang, nag-try ako sa mga, sa mga ortho, na ayaw nila na, ako magpa-braces, tapos, pupunta ako sa malayong lugar. Ngayon, sample, nandito ako sa barko, ayaw nila ng ganun. Kahit naman sana, nag-try ako ng, sabi ko gusto ko kahit yung fixed braces, kaya lang 6 months lang siya. Tapos sabi sa akin, magpa-appointment na muna ako, kasi appointment pa lang. Kasi, mahirap din kasi daw ang ngipin ko, kasi kailangan may bubunutin daw ng sangipin ko sa taas kasi yung iba nga yung ngipin ko. Sabi ko, wag na lang muna kasi isang buwan lang yung holiday ko noon. Kaya ganito. So, Hanis, ganun yung ginawa ko sa medical examination ako. Sana naintindihan nyo. Yun. Baka sana may, sana may idea kayo din kasi. Kung may tanong pa kayo, just comment down lang. Dahil lahat naman ng dyan eh, pinabasa ko. Lahat talaga binabasa. Kahit hindi na ako pinabasa. Char. So, thank you, honeys, and bye-bye. Tapos na tong vlog. Thank you, and God bless.